Sobrang dami. Kasi yung timeline nga nung pelikula mismo, it starts right after General Luna died. As in literally 2 days after he died. Ganun siya. And the film follows the last 7 months of Goyo's life. So everything before that, zero. So may mga eksena lang na parang in reference to what happened in the past and kung ano yung mga na-achieve niya, paano siya nakarating doon bilang general. Yun para ma-establish lang yung idea na sikat na siya and he's a successful young man. So yun lang. Pero before that, madami akong hindi nasama. Hindi lang yung kay Goyo actually, pati sa, kasi mas malaki na yung role ngayon ni General Alejandrino, played by Alvin Anson. Sa Luna, as in halos wala siyang lines doon, hindi lang. Ngayon, marami. Ang dami niyang, meron siyang sinulat na libro, The Price of Freedom. Doon ko kinuha yung karamihan ng mga eksena ni Alejandrino. Ang dami niyang mga nakakatawang experience dealing with the Americans na dahil lang kailangan ko i-shorten yung running time, hindi ko na siya masama-sama. Pero hopefully, pag na-release namin yung DVD, hopefully magka-Blu-ray or what, yung mga deleted scenes nandun lahat. Okay, so my second question is for the cast. Aside from the script and the history, what processes did you go through as an actor to prepare yourself for the role? Kasi just for an example, when I interviewed David Ezra, who played Emilio Aguinaldo in Mabining Mandirigma, he said na the way he portrayed Aguinaldo was based on watching Stannis Baratheon from Game of Thrones. So did you have anything like that while you were preparing for the role? Well, ako, kinwento ko na kanina actually yung preparation ko o yung proseso ko nang galing sa bahay niya dahil naniniwala nga ako na yung bahay ay reflection ng isang tao. So doon ko kinuha sa bahay ni Aguinaldo. No reference to like other characters, but it's basically basing it and believing the material that was written by our writers and one of our writers and also I had to lose weight. No? Yeah, and it's also the character is also close to me, actually close. Well, parang yun nga, medyo. I'm a little bit. Ako, it's more of like channeling. Hindi naman ako yung medyo walang voodoo stuff, no, nothing like that, or spiritual stuff. It's just really channeling the character. Nagsimula yun doon sa picture niya sa 10 pesos. kasi palagi ko kinukwento yun, kasi audition ko kay Direk. Hindi ko alam na kung sino yung character na audition ko. And I've never been to an audition. Matagal ko nang yung last audition ko, hindi ko na maalala. So pumunta ako doon, hindi ko alam yung kung sino yung audition ko. Tapos sabi nila, si Mabini. Tapos sabi ko, pakipusan nga sa pakigoogle nga yung picture ni Mabini lang ulit. I just want to channel. Ang pinakita sa akin yung 10 pesos. Nakita ko taas ng hairline ni Mabini. Pareho kami ng hairline, okay, na-channel ko na. So actually, sinimulan ko talaga sa physicality. Tapos, in-imagine ko, ano ba ang tumatakbo sa isang tao? How will the body react to the sea if I cannot feel half of my body, the lower part? So umupo ako na hindi tinatanggal ko yung tulak ng lower part of my body. So, Ang ending ko, bumagsak yung shoulder ko, tapos medyo parang kumupi yung knees ko, yung parang gumanda yung paa ko, tapos nakagano'n yung buhok ko, sabi ko, pwede na to. So pumasok ako sa audition, pag-upo ko doon,
gumanoon ako lang, ganoon yung buhok ko. Nagtawanan na lang sila direct para sa, did they get the role? Nagtawanan sila eh, ewan ko. Diba? So, actually, it's really channeling the character. Pero, ang isang palagi kong tinitingnan na picture, yung picture niya sa Guam, na black and white na, pumose siya. Parang ginanong pa niya yung paa niya, direct eh. Parang, may picture siya na nakagro. Parang, one of his last photographs. Actually, pauwi na yata siya. Kasi alam ko may sakit na siya nung picture na yon. Parang nagpicture, nagpa-picture siya na ganyan. So, parang ano pa eh, parang hindi mo mararamdaman na may polio siya. So, pinapakita niya na parang wala siyang polio. So yun yung chinanel ko. Siguro yun yung one of the reasons why he was called the sublime paralytic. Diba? Kumbaga sublime big and all. So yun lang, parang chinachannel ko lang yung kung paano mapag-isip tong taon to. Diba? Pero isa sa mga pinakamalaking imagination na ginawa ko para sa kanya, ano ba ang tumatakbo sa ulo ng isang taong alam niya na siyang pinakamatalinong tao sa kwarto, pero pati pag-ihi niya, tatawagin niya yung mga kawal para tulungan siya. So yung inferiority niya, siguro that's what made the General Luna, the Articulo Unos, mabini human. Siguro yun rin yung pinaglaruan nila direct na, lagyan mo nung konting palaging nung... Basta maraming mga directive sa akin na binigay si direct na para maging human si Mabini. And it's not Mabini who knows it all palagi, di ba? So, yun lang yan. So, ang bottom line is really channeling the guy himself. I think for me, the challenge would still be ongoing because there's still another film to portray the person. So the journey is still there. The journey is still ongoing. We're getting to know the character. For me, it was stripping down yung mga... Kasi nga eh, you know, when you talk about Quezon, it's the success, it's the older version. I mean, there's really not much that, you know, what they teach you in school or what you can go with Wikipedia. So it's stripping down all of those, the success, the yung confidence. Kung ano man yung nakikita yung simbolo ng Manuel Quezon, kailangan ko siyang tanggalin because I'm playing very young. Tama ba rin na parang a little bit unsure? Tiniente pa ako dito. So kailangan ko tanggalin lahat yun. Hindi yung nakikita yung Quezon na talagang matapang o talagang sugrado sa sarili. Kung magbigay ng speech talagang delivering it with fire. Wala pa siyang ganun. In one of the scenes yung kasama ko si Aguinaldo, idolizes pa, tama ba yung ayaw magsabi ng... He idolizes Aguinaldo. So, yun nga yun, makikita mo yung idol mo na defeated. Yun yung challenge na kailangan ko tanggalin lahat yung matandang keso kasi we're playing a very, very young and very unsure. Still coming to his own, on his own. So, yun yung challenge. And again, the challenge still ongoing kasi still a lot of reading to do. And tama nga. I just wanted to share. I think Mabini will kick a lot of asses. No, really. I mean, maingay sa Twitter yon. So, ang daming memes noon, ang daming di ba? But one thing he won't do is shut up. I don't think he's gonna shut up. I think he's gonna point out every mistake that we're doing right now, even fake news. It's definitely a sequel kasi although hindi naman sobrang required na mapanood niya General Luna, sobrang makakatulong na napanood niya siya kasi meron mga characters na nanggaling na from Luna and then maintindihan niyo yung mga conflicts na nangyayari sa Goyo pag alam niyo yung konteksto ng Luna. So it's a definite sequel and which is ganito yung mangyari sa third film kung umabot man kami doon na yung mga characters may iba doon tatawid and itutuloy yung conflict nila and parang makukompleto yung arc. Lalo na kay Aguinaldo kasi hindi kompleto yung arc niya dito. So parang we start off na quote-unquote kontrabida siya sa Luna. Tapos dito bugbog na bugbog. Hindi to spoiler ha, pero bugbog siya kay Mabini. Dahil dito yung part na nag-away na sila. Tapos pating sa Quezon, mas iyon yung time na sumagot na si Aguinaldo dun sa mga bintang ni Mabini. So parang meron siyang sarili part. And then, what's the second question again, sorry?
Different? Yung different, yung may sarili ba siyang taste or panlas? Yeah. I mean, from the general Luna. Yeah, I think na-mention ko na rin elsewhere na parang if Luna was all about fire, Goyo is more water. Parang ganun siya. Although hindi naman pinapatay ng water yung apoy ni Luna. Pero it's more of yung introspection, yung pagiging mas tahimik na pelikula. Mm-hmm. Mas somber. Actually, may nag-tweet nga recently na nakapanood dun sa advanced screening. Sabi niya parang yung Goyo do yung Empire Strikes Back ng trilogy. Na darker siya and more somber na pelikula. Whoa. Which is the second one. Yeah. It is second one. Yes, ang sagot ko, pag nagsimula ako magdala ng Ewok sa Manuel Quezon. Sorry. Huwag naman. Song and dance. Sir, yes. Ano po? So, speaking of Manuel Quezon, anong stage na kayo din sa third film? Is this early ba? Meron na kayong draft? I kasi pag, kung once I pitch a project, palagi meron na akong idea ng opening, okay, tsaka ng ending. It's everything in between na yun yung kailangan ko pang i-flesh out. Pero I already know exactly how the film is going to end. And I know exactly... Film, Goyo film or yung Mabia or... Quezon film as a bookmark to end the trilogy. Yeah, wow. Okay. So parang alam ko na yung huling eksena ng film. Wow. Last installment of Empire Strikes Back to Goyo, tapos Return of the Jedi, yun, no? Rogue One ba yung Mabini? Hindi boy, positive. Rogue One ba yung Mabini? Parang di ba may Ewox na Christmas special? Hindi ko alam yun. Clone Wars. Ayun, ano ba yung sinasabi ko? Sa Quezon, masyari ba? Diba? Ayun, so may idea na ako dun sa actually, yung line of dialogue ko, so medyo alam ko din yung last scene. Ano and secrets! Tsaka yung, and also how it opens, kasi since obviously natapos na yung Goyo, so alam ko na kung saan ako magpipick up from that part. Yun, and as mentioned earlier also, mas maraming questions ngayon yung Goyo. Instead of a clear-cut na General Luna, which is Luna versus Aguinaldo, dito mas ine-explore niya kung ano yung halaga ng pagiging hero ni Goyo. Knowing lahat ng flaws na dinaanan niya, knowing yung kasi marami naman siya na-achieve eh. And rightfully so, yung pagiging general niya, deserve naman niya yun. Pero in a way, dahil sa kabataan niya, meron din mga bagay na hindi pa niya na-foresee. Parang kulang sa perspective. Lalo na't nasa gitna ka ng gera. Parang kung you're like just 23 tapos nasa gitna ka ng gera, general ka, and you're suddenly assigned to oversee 4,000 soldiers, parang malaking hassle yun siguro. Sir, sorry for just a quick update. May update po ba sa mythology class? dahil sa Goyo, medyo tumigil muna ako sandali. Pero it's ongoing naman yung development niya. Ay, kayo pa naman kayo? Mababata lang. Is he part of the cast? Thank you, sir. Thank you. Magudition. Magudition. Kung in terms of narrative, ang pinaka-tricky dyan yung pagbabalansin ng kung saan ako magiging fiction. Kasi malinaw naman na combination ng historical fact and fiction yung pelikula. So, palaging challenge sa akin yung eto lahat ng detalye sa libro, ito yung mga nangyari sa buhay niya, saan ako pwedeng mag-deviate from that para lang makatulong dun sa tema ng pelikula. And sa Goyo, may mga instances na I had to really explore a bit in terms of fiction para lang ma-express ko yung tema. Lalo na pagdating dun sa idea ng mortality ni Goyo. Kasi merong account dun sa libro ni Kalaw na parang you have this idea of Goyo of being a confident young man. Pero meron isang nangyari sa buhay niya na parang one night nag-swimming sila sa isang ilog. Tapos kasama niya si Vicente Enriquez, played by Carlo Aquino, and some other guy dun sa libro, tatlo sila. Tapos parang pinagbabaril sila ng mga Pinoy soldiers kasi akala nila mga Spanish spies yung lumalangoy nun. Gabi yun, nag-swimming sila. Tapos according to Vicente Enriquez, yun lang daw yung time na nakita niya si Goyo na namudla at takot na takot. Sa buong buhay nila na magkasama, doon lang niya nakita na takot na takot si Goyo. So parang yun yung naging susi para sa akin doon sa tema ng pelikula, which is yung
yung idea na itong sobrang confident na guy na to, paano ako pupunta ng, paano ko i-express yung realization na mamamatay pala siya. At na-realize niya na fragile pala yung buhay niya. So yung mga parts na yun, doon ako medyo lumiko papuntang fiction. Kung paano ko i-express yung takot na yun. Yeah. Sa mga actors, what makes your character, para sa inyo, what makes your character interesting or engaging? Ako interesting, nakaupo lang ako. Kasi interesting yun sa kanila kasi gumagala ako. So, what makes, well, mabini kasi, di ba, like what she said, yung lumalabas, yung pagka-supply niya is what comes out of his mouth. So actually, para sa akin, sa pelikula, marami sa sinabi dito na talagang maski kayo, malalim, matalim. Matalim yung mga pinitawan yung salita dito. Siguro yun yung what makes my character interesting. Siguro yung mga salitang binitawan niya. Dito sa pelikulang to, lalo na sa pelikulang to, medyo malalim. Kung Pilipino ka at di ka tinamaan, hindi ka Pilipino. Isang bagay na interesting dito sa character ko dito sa pelikula ay siguro yung journey niya of being a young general. We wouldn't say the best or the most fit for those appropriate situations, pero yung journey niya from being like just having fun to hanggang dumating na yung parang it's wartime and parang kinailangan niyang gawin lahat ng kailangan para ihanda yung sarili niya at yung hukbo. Actually, napaka-interesting nung character ni Aguinaldo eh. Pero galing yan kay Direk eh. After General Luna, talagang mas lalong naging interesting si Presidente Emilio Aguinaldo. Dati, ang alam ko lang sa kanya, bayani eh. Pero after General Luna, parang biglang nagkaroon ng maraming tanong at lalong naging interesting yung pagka-presidente niya. At maski na dito sa Goyo, interesting talaga. Kasi yun nga, napakaraming tanong. Ayun nga kay Direk. So, sobrang interesting. Siguro sa character ni Quezon, what makes the character interesting in this movie is siguro that hint of vulnerability. Hindi siya, he's very unsure. So may yung, there's no armor yet on him. There's no silver armor. So yung vulnerability na yun, sana nakita ng konti yun. Ano yung mga process naman in terms of music? Kasi alam natin sa Familia Luna, Price team, ano dito naman, more on mellow ba, more on romantic ang themes, more marami pang ganun for the movie. Sige. For the record, yes, naka Dolby Atmos yung pelikula. Wow! So, yeah. But you have to make sure na yung cinema na pupuntahan. Naka-on yung Dolby Atmos. Kasi minsan, kahit pa sinasabing Atmos, hindi naka-on yung Atmos. Almost. Tragedy na lang. Pero, Dolby Almost. Dolby Almost. Witty ka, ha? Dolby Atmos pala po. Music. Ano ba? Sa Luna kasi, I was listening to a lot of Stravinsky, mga ganun, classical stuff. Same here, classical. My teacher si Stravinsky, his name is Rimsky-Korsakov, another Russian composer. So, ganun din. Pero, ang naiba dito kasi, may deal ako dati with Joe Alani, yung isang producer ng pelikula, na parang post-track dapat yung score. So, with yung mga parang white screen guitar, distorted guitars na tunog. So, parang, sabi ko, ayoko namang gawing seryosong post-track yung score ng pelikula dahil madaling maluma yung ganung klaseng tunog. Pero, kinumbine ko siya. So it's more of orchestral, pero mayroong mga guitar na themes. Si Selby ka na nun.
Yun, so ganun siya. It's guitar based pero orchestral, pero at the same time mas ano siya. In pareho dun sa tema ng pelikula, mas introspective, mas ano ito? Elegy, Elijah. Yeah. Para naman sa cast, sino yung mga first time niyo dito nakasama na kasi since marami ring cast, marami ring artista kasama sa movie. Sino yung mga first time niyo nakatrabaho for Goyo? Anyone plans? Ahong marami, si Empress actually first time ko siya makatrabaho dito, si sa pangalan si Robert Senya, also first time, although I always see him at sino pa ba sa buong cast? Halos silang lahat nakatrabaho. Si Epi yata. Si Rafa. Si Sir Epi. Ayan, first. Si Rafa, si Gun Reyna, first time also. Kahit ako? Mix-in na kayo sa loob. At ano pa? Sino pa ba? Ayan, sila muna. Parang ganun din eh. Kasi sila yung mga bagong character sa Goyo at hindi lang isa o sampu. Ang dami kahit yung mga support namin at saka yung mga talents. Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng ganung karami na hirap na hirap pang ang AD namin, si Direk. Ang hirap kontrolin ng mga sundalo kasi talagang nakapilad kami lahat doon sa formation. Madaling araw, dadating kami sa set, na-amaze talaga ako dun sa, wow, parang may rally. Tapos, isa-isa silang nagbibihes. Grabe, hindi ko ma-imagine itong production na to talaga. Ang dami naming nakasama na talents, artista, at halos lahat. Actually, ang dami ko nakita na sa kubo lang po ako. Pero actually ako, pagdating ko sa set, ang dami nakabihis. Mga Amerikanong sundalo, Pilipino sundalo. Teka mo na big scene ah. Yung scene po yung nasa kubo kayo. Ako lang po yung nasa kubo eh. Ang dami nakabihis. Nagsusulat lang kayo doon. Hindi, pero may kinukulang pala sila direct na habulan ng mga sundalong Pilipino at mga Amerikano. Kaya pala. Pero eksena ko, actually parang na-reunite lang si Mabinaldo. Si dahil binisita ako ni Presidente, binisita rin ako ni Alejandrino. Pero ito kasi yung time na bumalik si Mabini sa kanyang kubo, sa kanyang bahay. At nag-iintay lang siya ng ano, nag-resign na siya eh, direk. Nag-resign na siya kay sa cabinet as a cabinet member. Tapos binisita siya ni Aguinaldo na may balita. Abangan niyo na lang kung ano yung balita na yun. Kasi baka maging spoiler pa. Oh, kasama ko from the first one, kasama ko si Kuya Mon. So, pero again, yung pag-usapan na ang ganda ng the set, the one you guys watch, it was nice that we were able to watch it as well because we're a cast, pero the real stars here is really the production. Grabe. I shot a scene na we had to go through tatlong ilog yata, through a cave para lang makuhanan, pero lahat ng dala, ng tent, ito nga ba yung soldiers, lahat yung conditions, grabe, pinag-irapan talaga. So really, kinakomment ko yung production dito because that's not easy to plan for one, for pre-production, and it's not easy to execute during the day itself. So ang daming elements, umuulan, na kailangan hintayin yun. Pero everyone is, parang, pag everyone's had vision, na pareho yung goal, madali na yung araw kahit anong mangyari. So really, I have to commend the production. Okay, I guess we're last. Bakit mo kailangan natin malaman yung story ng mga bayanin noon? Ibang tanong na yun eh. Ibang tanong mo nung...
Gaano kahalaga yung bayani ngayon? Panahon ngayon. Babalik na lang ako dun sa isa dun sa mga tema nung pelikula, which is, well, yung tagline nga is Tandaan Mo Kung Sino Ka. Again, yung arc ni Goyo, it goes from a person na sobrang self-confident and ang dami niyang achievements into someone na realize niya na kailangan pala niya mag-self-sacrifice. So I think yun yung kailangan natin ngayon, yung mas altruistic na ugali, yung gumagawa ka ng isang magandang bagay without expecting anything in return. Yung mga ganung bagay, yun sa akin yung totoong pagkabayani. And yung sense of community. Kasi ngayon, sobrang daling maging tribalistic. May mga kanya-kanyang kampo. So, sa akin, mas pagiging bayani yung naghahanap ka ng way para makakonect dun sa mga iba-ibang kampo na yan. Do you believe na history variates depending on the biases of historians? Oo naman. Siyempre, palaging history is always point of view. So, ako naman, aminado naman ako na meron akong mga point of view dun sa pelikula. So, in fact, yun nga isang nagiging major criticism dahil sobrang unfair daw kay Aguinaldo. Minsan yung ginagawa ko. Pero, sa akin naman kasi, parang chill lang, hintayin nyo muna yung pangatlong pelikula. Kasi, hindi pa tapos yung mga point of view. So, ganun siya. Ayun, did I answer your... Yeah, okay. Tapos last na, for all. So, babalik tayo sa sinuunang panahon. Sinong gusto nyo yung maging bayan? I mean, sino yung gusto nyo i-portray as a hero? Other than their characters. Other than their characters. Ako parang gusto kong mag-focus doon sa mga ordinaryong katipuneros. Parang mas mahirap sila eh. Nakita ko kasi as yung character ko sa mga pelikulang to. Parang like si Aguinaldo, parang presidente na sa kanya lahat ng luho eh. Pero yung mga ordinaryong nakayapak na may weapon lang na minsan dalawa lang ang bala, lumulusob sa giyera. Parang gusto ko siyang talakayin. Sila ang mas bayani tingin ko eh. Magandang makagawa ng pelikula sa mga ganong ordinaryong katipuneros. Sa akin, ang hirap eh. Kasi parang kada bayani o general ng mga panahon na yun, parang may naiisip na akong artista o nag-portray na. So parang loyal na muna ako kay Goyo. Tapos parang pag naiisip mo, kanwari yun, Aguinaldo. Ayan, naiisip mo agad, Mon Confiado. Naiisip mo agad si Goff. Dami eh. Pero so parang dito na muna ako sa Goyo. Ako si Goyo sana, pero hindi ko kamukha si Paolo Abelino. Gusto ko maging Goyo, ha? Hindi ko lang kamukha si Paolo Abelino. Tapos gusto ko sa maging, maging Quezon, ikapangalan ko. kung ano naman, kung si Aguinaldo naman. Wala, hirap talaga. Ang taas ang hairline ko, taas eh. Talo agad ako eh. Dapat gawin yung mabini. Pero kung ako, of course, hindi kaya, puti-puti ko naman kung talagang Pinoy na hero, no? Pero ako, honestly, intriga ako sa kwento ni Macario Sakay. Macario Sakay is one of the heroes na talagang tapos na yung laban eh, lumalaban pa eh. Di ba? Hanggang tulo eh, di ba? Tapos na eh. Talagang wala nang power, wala nang magtataguyod ng Philippine government, pero nandun pa rin sa tuloy ang revolusyon. Kumbaga, gusto ko lang ikwento ulit. Of course, napanood na natin yung Macario Sakay ni Direk Raymond Red, di ba? Pero parang ang sarap ikwento niya ulit. Pero kung ako papipiliin, I'd still be Mabini. He's my hero. Ako din natin, Quezon, parang. Hanggat pwede ko na siyang bitawan. Quezon pa rin. Ayaw mo si Quezon. Tapos magkakasya si AP Quezon naman ang gagawin natin bayari. Okay, last question. Pero madaming lalo in relation to yung mga battles na lahat nung daanan niya bago siya naging general, actually. So, yun yung mga hindi ko nasama. So, kung paano yung na-liberate yung Bulacan,
dinaanan ko ng konti yung Kakarong de Sile, tapos yung relationship niya with yung Seven Musketeers. So maraming may mga ganun siya eh. Tapos kung paano niya ina-idolize si Anacleto Enriquez, which is yung kapatid natin ni Vicente Enriquez na played by Carlo Aquino. So lahat yun. And then I sa online nakikita ko may mga kids na sana gusto ipakita daw si Pauling, which is isa dun sa mga babaeng nag-reject kay Goyo. Wala rin siya. Wala rin siya. Pero ano, hinahanapin namin ng ways para mapasok pa yung mga ibang hindi namin nasama through other means. Pero yun yung mga pinaka hindi ko na nasama. Kasi nga sobrang... Okay. Kasi I'd rather focus on the last 7 months of his life. So mas nandun yung focus ko. Pero hopefully encouragement yun para sa iba na basahin yung mga books. Kasi nandun naman lahat yung detalye. And isa pa sa dalikan mo ay sa limit of time na running. Kasama na yun, definitely. Kasi right now, the film is 2 hours and 30 minutes long. Which is, hindi naman siya ganun kahaba. It's just as long as your Avengers movie. Ganun naman siya kahaba. Hindi pa siya palang. Mas mahaba pa yung movie. So may post-credit scene sa Goyo? Meron. And may post-credit scene siya. And I think kailangan niya siyang mapanood para maintindihan niyo yung may surprise doon na lahat sa amin hindi pa namin sinasabi. Pero... May na buhay? And also yung ano pala, yung kailangan niya rin mapanood yung Angelito. Before you watch Goyo. So, pero gagawa daw ulit ng prequel, Goyo bago maging general. So sorry Ben, hihintay ka lang 6 years pa. At least matanda na siya. Sakto. Okay, so bago mag-a- last question.